Manalangin po tayo. Mabagin at banal naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa biyaya ng mahalagang dugo ng Panginoon na naghugas sa lahat naming mga kasalanan magpakailanman at nagligtas sa amin na wala kaming anumang ginawa. Kaya kami naging mga banal na anak ng Diyos at nabubuhay sa pinagpalang pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ngayon ay makakapamuhay na kami para sa kalwalhatian ng Diyos ayon sa banal na kalooban ng Espiritu Santo, ayon sa banal na kalooban ng Diyos sa aming natitirang panahon sa aming laman na ipinagkaloob ng Diyos. Pakiusap, patnubayan mo po ang aming puso, gayon din ang aming pag-iisip. Sa lahat ng mga banal na naglilingkod sa Diyos, nangangaral ng Ebanghelyo at nabubuhay sa kalooban ng Panginoon sa kabila ng mahirap na kalagayan, O Panginoon, protektahan at tulungan mo po kami sa espiritu at katawan sa gayon ay hindi maagaw ang aming puso ng mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito at hindi mahulog sa mga pakana ng masama kundi makatayo kaming matatag sa salita. Pakiusap, tulungan mo po ang mga may sakit na mapanumbalik agad ang kanilang kalusugan at pagkalooban ng nararapat na biyaya ang mga tinutukso sa kanilang puso at sa kanila na nangihina upang walang sino man ang matisod. O Panginoon na nagbibigay sa amin ng biyaya at salita sa tamang panahon, pagkalooban mo po nawa kami ng salita na aming kinakailangan maging sa mga oras na ito. At turuan kami kung ano ang nararapat naming gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na lubos na umaasa sa patnubay ng Espiritu Santo na siyang nangunguna sa amin. Amen. Hanapin po natin sa Biblia, Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, verse 16. Basahin natin sa ating mga Biblia, Galatia chapter 5, verse 16. Subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. At huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ang COVID-19 pandemic na ito ay tila lalo pang tatagal kaysa sa ating inaasahan. Dahil nalilimitahan ang ating pang-araw-araw na mga gawain at buhay Kristiyano, gayon din ang kalayaan sa pangangaral ng Ebanghelyo, kaya naman taintim nating idinadalangin na matapos na ito kaagad. Nalalaman natin na ito ay isa sa mga salot na mangyayari sa katapusan ng panahon na ipinahintulot ng Diyos upang maunawaan ng mga tao na walang tunay na kaligayahan o pag-asa sa mundong ito. At ang mundong ito ay hindi na magtatagal ayon sa kagustuhan nila. At para sa mga Kristiyano, sa tingin ko, ibinigay sa atin ang sitwasyong ito upang lalong higit tayong maging aware at maunawaan na ang nalalabi nating panahon sa mundong ito ay hindi na ganung kahaba kundi maikli na. Kaya habang lalo tayong nahihirapan, ay lalo nating dapat sikapin na mapanatiling malinis ang ating mga puso. Handa na makatagpo ang Panginoon anumang oras. Kahit anumang oras ay maari na siyang dumating. Kaya naman sundin ang salita ng Diyos na hindi natin nasunod noon
at gawin ang lahat nating makakaya na mailigtas ang mga kaawa-awang mga kaluluwa na hindi pa naliligtas habang binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos. Isang bagay ang tiyak, na tayo ay lubos na nagpapasalamat na sa kabila ng kahirapang ito ay meron tayong matibay na ebidensya ng pananampalataya, tayong mga Kristiyanong ipinanganak ng muli. Siyempre, silang wala pang kasiguraduhan ay maaring matisod at silang may hina pa sa pananampalataya ay maaring mahulog. Subalit sa kabuuan, kapag nakikita natin ang mga Kristiyano na habang nagtitiwala sa at sumusunod sa Panginoon, habang lalo silang naharap sa mga kahirapan, ay lalo nating nararanasan kung gaano katiyak ang pananampalataya na meron tayo at kung paanong kasama natin ang Panginoon at tumutulong sa atin. Ang talata na binasa natin sa araw na ito, doon sa Galatia chapter 5 verse 16, ay ang mga salita na sinabi ni Apostol Pablo sa mga banal sa Galatia. At ang mga salita na nais ding ibigay sa atin ng Espiritu Santo sa oras na ito. Lumakad kayo ayon sa Espiritu. At ito ang pamagat ng sermon natin sa araw na ito. Hindi para sa atin na mamili kung lalakad ba tayo o hindi ayon sa Espiritu, kundi ito ay tahasang utos para sa mga Kristiyano sa ating Christian life. Lumakad ayon sa Espiritu. Ang kabaligtaran nito ay ang paglakad na sinusunod ang laman. Kaya nang sinabi, wala pa sa lahat ng mga hindi ligtas na tao ang buhay ng Diyos o ang Espiritu Santo. Kaya naman, nabubuhay sila na sinusunod si Satanas ayon sa ninanasa ng kanilang katawan at puso. Wala silang buhay ng Diyos o ng Espiritu Santo, kaya hindi nila magagawang lumakad ayon sa Espiritu. Ngayon pa man, dahil ang taong ligtas ay meron ng buhay at banal na Espiritu ng Diyos, kaya kailangan nating lumakad sa Espiritu. Bakit niya sinasabi sa atin na lumakad sa Espiritu? Ito ay dahil may posibilidad na hindi tayo lumakad ayon sa Espiritu. Bakit ganun? Ito ay dahil bagamat ligtas na tayo, ang mga pagnanasa ng dati nating pagkatao at katawan ay nananatili pa rin habang nabubuhay tayo sa laman. Kaya maari pa rin mabuhay ayon sa pagnanasa ng katawan ang taong ligtas. Kaya upang makalakad tayo ayon sa Espiritu ay dapat nating malaman ng detalyado ang tungkol sa Espiritu Santo na nakasaad sa Biblia. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi nakikita, hindi natin lubos na maunawaan kung nasa atin ba ang Espiritu Santo. Meron tayong buhay, meron tayong pag-ibig, meron tayong personal na mga katangian, gayunman hindi natin sila makita. Tama po ba? Ang katangian ng hindi natin nakikitang puso, isipan at pag-ibig ay nahayag sa ating buhay. Alam natin na ang mga hindi nakikitang bagay ay higit na malaga kaysa mga bagay na nakikita. Tama po ba? Ang mga bagay na nakikita ay ang mga bagay na material, pisikal at mga makamundong bagay. Ang hindi nakikitang bagay ay higit na mahalaga. Ang material at nakikitang bagay ay mahalaga, subalit higit na mahalaga ang bagay na hindi nakikita. Kung wala ang mga bagay na hindi nakikita, ang mga bagay na nakikita ay hindi iiral. Para madali itong maipaliwanag, kung hindi tayo hihinga ng hangin na siyang hindi nakikita, kung hindi natin ito gagawin sa loob ng 10 minuto, mamamatay tayo. Gaano nga kahalaga ang bagay na ito na hindi nakikita? Hindi ka rin makakatayo laban sa hindi nakikitang law of gravity. Subalit, lagi itong kinaliligtaan ng mga tao dahil ang mga ito ay hindi nakikita. Hindi nila iniisip ang tungkol sa importansya at kahalagahan ng mga ito. Ang higit na mahalaga kaysa pisikal at mga material na bagay para sa mga tao ay ang hindi nakikitang pagkatao sa loob nila. Tayo mga Kristiyano ay mayroong buhay ng Diyos. Ang mga tao sa mundong ito ay walang alam tungkol sa Espiritu.
tungkol sa Diyos at sa espiritual na mga bagay bagamat meron silang espiritu. Subalit, tayong mga Kristiyano, alam nating may Diyos. Meron tayong espiritu at may walang hanggang mundo. At pinag-aaralan natin ang tungkol sa espiritual na mga gawa ng Diyos, ang gawa ng banal na espiritu. Kaya dapat nating malaman na ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu para tayo makalakad ayon sa Espiritu. Kahit na marami na tayong napag-aralan tungkol sa Espiritu Santo, gayon may madali tayong makalimot. Kaya alalahanin natin itong muli. Dapat natin muling paalalahanan ang ating sarili. Ang Espiritu Santo ay isa sa tatlong posisyon ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ginagawa niya ang gawain ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya nga doon sa Juan chapter 14 verse 16, sinabi ni Jesus, "At ihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Siya'y hindi nyo nakikita o nakikilala man, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo." Isa pang mga aliw. Ibig sabihin, si Jesus ay isa din mga aliw na nagdala ng biyaya ng Diyos at nagpakilala sa Diyos sa sanlibutan at namatay sa krus upang ibigay ang biyaya ng Diyos. Iniligtas niya ang ating espiritu. Siya ay mga aliw. Ang isa pang mga aliw. Pagkatapos ni Jesus, ang Espiritu Santo. Meron itong iba pang kahulugan sa English. Sinasabing siya ay counselor, comforter, helper, advisor, at marami pang ibang kahulugan. Sinabi ni Jesus, "Hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo." Ang mga alagad ay sinamahan ni Jesus. Ngunit pagkatapos mamatay ni Jesus, siya ay nanahan sa kanila bilang Espiritu Santo na siyang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 28 verse 20, "At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ito yung pangako na ang banal na Espiritu ay darating pagkatapos umalis ni Jesus at ang Panginoon ay makakasama natin hanggang sa katapusan ng panahon, mula sa araw ng ating kaligtasan hanggang sa araw ng kamatayan. Ito ay talagang nakamamangkang pangako. Sa panahon ng lumang tipan, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos Ama sa pamagitan ng kasaysayan ng bansang Israel. At binigyan tayo ng Diyos ng salita ng propesiya na ipadadala niya sa atin si Kristo na tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Makikita natin ang pangakong ito sa lumang tipan. Pagkatapos nito, si Jesus ay dumating bilang Diyos Anak at ipinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig at pangako ng Diyos sa pamagitan ng kanyang buhay sa laman. At isinakatuparan niya ang gawain ng pagbibigay ng buhay at gawain ng pagtubos sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Isinakatuparan ng Diyos Anak ang gawain ng kaligtasan sa pamagitan ng pagtupad sa pangako ng Diyos sa lumang tipan. At pagkatapos, umakyat sa langit si Jesus. Ang banal na Espiritu ay dumating at tinuruan tayo at tinulungan tayong maunawaan kung ano ang ipinangako ng Diyos at kung ano ang ginawa ni Jesus. At kumikilos siya upang maipakalat ng ebanghelyo o maipakalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Kaya pagkatapos ng muling pagkabuhay at
pag-akyat sa langit ni Jesus, ginawa ng Espiritu Santo ang gawain ng kaligtasan ng Diyos hanggang sa wakas. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na maunawaan ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan. Maipanganak muli at maasahan o manahan sa atin upang makasama tayo at gabayan tayo hanggang sa makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Siya yung mga aliw, mang-aaliw. Siya ay nasa atin. Isinasakatuparan ng banal na Espiritu ang gawain ng paghahanda sa mga tao sa pagpasok sa walang hanggang langit sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ligtas mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ngayon, ang pamumuhay Kristiyano ay iba sa buhay relyoso ng maraming relihiyon. Napakaraming tao ang dumadalo sa simbahan na hindi nalalaman ang tungkol sa muling kapanganakan ng walang buhay ng Diyos at Espiritu Santo. Ang kanilang buhay ay hindi ayon sa banal na Espiritu, kundi buhay na relyoso lamang. Gaano nga katindi ang pagsisikap ng mga taong relyoso? Nagsisikap sila ng husto sa kanilang pananalangin. Nagsisikap gumawa ng mabubuting bagay. Pinahihirapan ang sarili at sinisikap na hindi makagawa ng kasalanan. Sinusubukan nila ang lahat ng bagay, subalit hindi ito magagawa sa ganung paraan. Ngunit ang mga Kristiyano na tumanggap ng buhay ng Diyos at ng Espiritu Santo ay lumalakad alinsunod sa banal na Espiritu. Kailangan nating malaman na siya ay mananahan sa atin at kung ano ang ginagawa niya. Kaya sinabi ng Diyos, lumakad ayon sa Espiritu. Sinasabi sa 1 Korinto chapter 2 verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Sino ang tumutulong sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos? Ang Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay dumarating sa puso ng taong naunawaan ang kanyang kasalanan at sabik na naghahanap ng kaligtasan at tinutulungan siyang maunawaan ang biyaya ng Diyos. Ang pagkaunawa natin sa biyaya ng Diyos ay hindi dahil sa sarili nating pagsisikap ni sa ating karunungan, kundi sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Doon sa mga gawa, chapter 16, si Apostol Pablo ay pumunta sa Filipos at nangaral sa mga kababaihan na nasa may tabi ng ilog. Binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang ipaunawa ang mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ang Panginoon, iyon ay ang Espiritu Santo. Kapag ang mga tao ay nakikinig sa salita, maunawaan lamang nila ang kalooban ng Diyos kapag binuksan ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso. May ibang tao ang hindi maunawaan ang kalooban ng Diyos maging pagkatapos nilang makapakinig ng salita. Bakit? Bakit binubuksan ng Diyos ang puso ng ilang tao at ang iba naman ay hindi? Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Ano ba ang pagmamataas? Sa Lucas chapter 18, tulad ng Pariseo, iniisip niya na siya ay matuwid at inakala niya na pupunta siya sa langit sa harapan ng Diyos dala ang kanyang katuwiran at kasigasigan. Kaya hindi tinutulungan ng Diyos ang gayong tao na maunawaan ang biyaya. Habang ang maniningil ng buwis, siya naman ay dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabing, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap. Naunawaan niya na siya ay makasalanan at desperadong ninais na maligtas sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanyang puso sa harap ng Diyos
upang maunawaan ang kanyang biyaya. Bago ako maligtas, nabuhay ako ng isang masigasig na buhay Kristiyano sa loob ng mahigit 10 taon. At syempre, nag-aral ako ng Biblia sa loob ng 4 na taon sa seminaryo. At naglingkod din ako bilang assigned pastor sa isa sa pioneering church sa loob ng 2 taon. Nang panahong iyon, naisip ko na ang pananampalataya ko ang pinakamaganda. Nang panahong iyon, marami akong natutunang mga salita at alam kong meron talagang Diyos. Alam ko na may kaluluwa, na mayroong langit at impyerno, at ang Biblia ay salita din ng Diyos. Nakakamanga. Nabasa ko rin ang bagong tipan ng higit sa 10 beses bago ako maligtas. Maraming beses ko na rin narinig. Tumanggap ako ng biyaya. Natanggap ko ang Espiritu Santo. Subalit, hindi ko narinig ang mga salitang ligtas na ako. Kailangan kong maligtas. Kailangan kong maipanganak na muli. Gayunman, noong gabi ng October 30, 1962, una kong naunawaan ang kinalaman sa akin ni Jesus na nasa krus. At ang salita sa Hebreo chapter 9 verse 12 na ang dugo ni Jesus ang nagpatawad sa aking mga kasalanan magpakailanman. At ng araw na iyon, ako ay naligtas. Napatawad na ako sa aking mga kasalanan magpakailanman. Pagkatapos nun, pagkatapos kong mapag-aralan ulit ang Biblia, iyon pala ang kaligtasan. Dahil napatawad na ako magpakailanman. Kaya hindi na ako pupunta pa sa impyerno dahil wala na akong kasalanan. Iyon ang kaligtasan. Ang kaligtasan sa pamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos, sa paglipas ng panahon at habang pinag-aaralan ko ang Biblia, natutunan ko, ito pala ang born again. Napatawad na ako sa aking mga kasalanan. Ligtas ako. Ipinanganak na muli. Lahat ng ito ay pare-pareho ang kahulugan. At pagkatapos kung magpatotoo na ligtas na ako, ipinanganak na ako muli, yung mga katabi ko, maging mga pastor, ay sinasabi sa akin, masyado kang mayabang. Paano malalaman na ligtas ka na o hindi habang nabubuhay ka pa? Sinasabi nila sa akin, malalaman mo lang na ligtas ka pagkamatay mo. Maaring iniisip nila na kahit na hindi pa nila nararanasang maipanganak na muli, maaari pa rin silang makapunta sa langit kung masigasig silang mabubuhay sa kanilang pananampalataya. Naisip ko na sobra itong kakatuwa. Sa ngayon, ang mga Kristiyano sa church, alam nila na kailangan mong maligtas, dapat kang maipanganak na muli, pero ang realidad, hindi ito masyadong binibigyan tiin ng mga pastor sa kanilang mga sermon. Dahil ligtas naman na kayong lahat. Ganito sila mangaral. Kailan? Mula ng araw na sumampalataya kayo kay Jesus. Mula ng araw na dumalo kayo sa church, sinasabi nila nananampalataya ka. Naligtas ka dahil sumampalataya ka at dahil ligtas ka na, kaya ka sumasampalataya kay Jesus. Nagtanong ako, sabihin mo sa akin, kailan mo ito natanggap? Kailan ka na born again? Ang miyembro sa simbahang iyon ay hindi makasagot ng tama, kaya nag-aalala ako ng husto. Ang mga pastor na iyon ay nagtuturo sa mga banal ng pinakamahalagang bagay sa maikling sandali nang hindi detalyado. Ang karanasan ng pagiging ligtas sa isang napakatiyak na karanasan. Ang katibayan ng pagiging born again ay isang tiyak na karanasan. Dapat nating tiyakin kung kailan, paano at ano. At kung paano mo naunawaan ang ebanghelyo. Ang mga taong hindi sigurado na sa nilalaman ng ebanghelyo ay hindi matatawag na ligtas. Para sa mga na ipanganak na muli, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa kanila sa sampalatayanan na pinatawad na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan at binigyan sila ng kasiguraduhan ng kaligtasan. At ngayon, sinasabi ng Espiritu Santo doon sa Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagliligtas sa mga kaluluwa na namatay dahil sa mga kasalanan at pagsalansang sa pamagitan ng Ebanghelyo.
At gayon din, tinitiyak sa atin ang banal na Espiritu na ako ay anak ng Diyos kasama ng aking Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ay dumating sa ating Espiritu o sa aking Espiritu. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang Espiritu na kasama siya. Ang Espiritu Santo ang humihimok sa akin na ang Espiritu ko at ang Espiritu ng Diyos ay naging isa. At ngayon ay anak na ako ng Diyos at syempre na ako ay ipinanganak na muli. Sa Juan 3:5, sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nang matanggap ninyo ang kaligtasan, ang Espiritu Santo ay dumating upang ipaunawa sa inyo ang biyaya ng Diyos at ang Espiritu Santo naririto. Ang Espiritu Santo ang nagpapahintulot upang maligtas tayo at ang Espiritu Santo ay hindi naaalis. Kundi ang Espiritu Santo ay nasa atin magmula nang tayo'y maligtas. Kaya nga dun sa Galatia chapter 3 verse 2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Nang mapakinggan ko, maunawaan ko at sampalatayanan ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, ang Espiritu Santo ay dumating. Dahil ang Espiritu Santo ang tumutulong sa akin na sampalatayanan ng Ebanghelyo. At sinasabi ng Espiritu Santo nang ito'y dumating na ako'y sasa inyo kung paanong sinabi rin ni Jesus. Sa Juan 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa ang aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon, ito ang oras na ang isa'y naligtas. Nung tayo'y personal na naligtas, ang Panginoon ay naging isa sa atin. Ako'y nasa inyo, ako at kayo. Nararamdaman niyo ba ito? Halimbawa, kung tatanungin natin ang isang bata kung nasaan ang kanyang tiyan, ang atay at ang kini, hindi ito alam ng bata. Ang ating puso ay kailangan tumibok ng 100,000 times o higit pa sa isang araw upang mabuhay tayo. Kapag tumigil ang puso, kayo'y kaagad na mamamatay. Subalit hindi alam ng bata kung ang puso ay nasa loob ng kanyang katawan. Bagamat hindi ito alam ng bata, may puso siya. Habang nabubuhay ang bata, natututunan niya ang pagkakagawa ng katawan habang nag-aaral sa paaralan. Meron akong puso, pumipintig ito, meron akong atay, at iba't ibang mga laman loob. Natututunan ito ng bata habang siya'y nag-aaral. Pagkatapos maligtas, natutunan natin ang mga katotohanang may kaugnayan sa kaligtasan, at ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos. Nalalaman ninyo ito. Malalaman natin ito mamaya. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya. Ang Espiritu Santo ang araw-araw na lumilinis sa puso at buhay ng taong ligtas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa Juan 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Pagkatapos nating maligtas, hindi nawala sa ating puso ang lahat ng iniisip natin tungkol sa kasalanan, kundi ang pagnanasa ng kasalanan ay naroroon pa rin. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dapat hindi tayo makakapamuhay alinsunod dahil hindi tayo nakakapamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos sa pagsunod sa Espiritu Santo na may likas na pagkamakasalanan. Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal at lumilinis sa atin sa araw-araw sa pamagitan ng salita. Kaya doon sa Efeso 5:26, upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Halimbawa, inuugasan natin ang ating kamay at mukha ng maraming beses sa isang araw. Naliligo araw-araw at nililinis ang ating sarili, tama? Nilalaban din natin ang ating mga damit. Paano tayo malilinis kung walang tubig? Ang salita ang lumilinis sa ating puso at
pamumuhay, ang Espiritu Santo ang lumilinis sa ating puso at pamumuhay araw-araw sa pamagitan ng salita. Habang tayo'y nagbabasa, nagkakabisado, nakikinig at nangangaral ng ay nag-aaral ng Biblia, nililinis at pinababanal ng Espiritu Santo ang ating puso at isip araw-araw sa pamagitan ng salita. Kaya sa mga awit chapter 119 verse 9, paanong pananatilihin dalisay ng kabataan ang kanyang daan? Sa pamagitan ng pag-iingit nito ayon sa iyong salita. Paano? Ano ang mga kapagtigil sa pagnanasa ng kabataan? Anong lumilinis sa kanila? Sa pamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kapag nililinis natin ang ating sarili sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sa pamagitan ng salitang itinuturo ng Espiritu Santo na dapat at hindi dapat gawin. At tinutulungan tayong matupad ang katangian ni Kristo sa atin sa paglilinis at pagpapabanal sa ating puso. At pamumuhay sa pamagitan ng salita. Hindi ito mangyayari kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya nakakamangha na binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu Santo. Tingnan natin po. Makikita natin ang mga bagay na ito or puntahan natin yung mga gawa chapter 2. Mga gawa chapter 2, verse 38 hanggang 39. Dito po, makikita natin kung ano ang sinabi sa kanila ni Pedro. Gawa chapter 2, verse 38 hanggang 39. Babasahin ko po ito sa inyo, mga gawa chapter 2, verse 38 hanggang 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kalooban ng Espiritu o kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa araw ng Pentecostes, kung paanong ipinangako ng Diyos ang Espiritu Santo ay unang dumating dun sa 120 na alagad at banal. Sila ay nagkakatipon sa itaas ng isang silid sa isang bahay sa Jerusalem at nananalangin. At sila ay napuspos ng Espiritu Santo at sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, itinaas ng Diyos itong Jesus na inyong pinatay at ginawa ninyong Kristo ang Panginoon. Sa Hebreo, ang Mesiyas, si Jesus na inyong pinatay sa krus ang siyang Mesiyas at Kristong ipinako ng Diyos o ipinangako ng Diyos. Pagkarinig nila nito, nasaktan ang kanilang mga puso. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Dapat nating sabihin, anong dapat naming gawin? Well, kahit na hindi naman tayo Hudyo na nagpako kay Jesus, dapat nating malaman kung gaano tayo kamiserabling makasalanan sa harapan ng Diyos na tayo'y napalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan at tayo'y naging mga kaaway ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa at tayo'y nakatadhanang mapunta sa impyerno magpakailanman upang tanggapin ang puot at kahatulan ng Diyos. Kung alam natin ito, masasabi natin, anong dapat namin gawin? Kung masasabi natin, o minsan sinasabi natin, mayroong Diyos. Yung iba naman sasabihin nila, mabuti yan. Pag sinasabi natin, mayroong walang hanggan, sinasabi nila, paano ko malalaman kung meron niya? Kapag sinasabi natin, may impyerno, sasabihin nila, impyerno? Kung mapupunta ako sa impyerno, hindi lang naman ako mag-iisa, marami kaming mapupunta dun. Kapag sinasabi natin, mapupunta ka sa langit kung maliligtas ka, sinasabi nila, eh di mabuti kung mapupunta ako sa langit. Para bang hindi nila nararamdaman o pinag-iisipan ito. Kung sila'y nagkakasakit, sinasabi nila anong dapat kong gawin at sinusubukan nilang gumaling mula rito. Subalit, hindi nila naunawaan ang kapalarang mapupunta sila sa walang hanggang impyerno bilang makasalanan sa ilalim ng katulan ng Diyos. Aayusin ko na lang ito sa susunod. Kailan ang susunod? Hindi nga natin alam kung anong mangyayari ngayon. Kung ganito ang puso natin, walang sinumang maliligtas. Mga kapatid, anong dapat nating gawin? At sumagot si Pedro, hayaan ang bawat isa sa inyo'y magsisi
Anong pagsisisi? Dapat nating malaman kung gaano tayo kamiserabling makasalanan sa harapan ng Diyos. Dapat na maunawaan ng mga Hudyo na itong Jesus na kanilang pinatay ay ang Kristo at magdalamhati. Dapat nating malaman na tayong lahat ay miserabling makasalanan sa harapan ng Diyos. Kapag nalaman ng isang tao na mayroon siyang sakit na walang lunas, siya ay nagugulahan kung anong susunod niyang gagawin. Sinasabi ng ilang mga tao na pagkatapos silang masuri na sila may stage 3 cancer, ang kalangitan ay nagtitilim. Sinasabi natin sa mga tao na pupunta sila sa impyerno, subalit wala silang nararamdamang anuman. Ang kanilang katawan ay nabubuhay lamang ng ilang dekada at natatakot silang mawala ito. Subalit, hindi sila natatakot na mapunta sa walang hanggang impyerno. Sa walang hanggang impyerno, hindi sila natatakot. Anong dapat nating gawin? Anong dapat nating isagot? Hayaang bawat isa ay magsisi. Ang ipaunawa kung gaano sila makasalanan sa harapan ng Diyos at tumalikod sa Kanya. At sabihin nila, Diyos, pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, mahabag ka sa akin. Katayaang ang bawat isa sa inyo ay magpabautismo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Kayo ay magpabautismo sa pangalan ni Yesus at matanggap ang kapatawaran ng kasalanan. Ano yung bautismo? Hindi ang bautismo ang nagbibigay ng kaligtasan, kundi ang taong ligtas ay nagpapabautismo bilang tanda ng kanyang kaligtasan upang ipakita na natanggap niya ang kaligtasan. Kapag nagtapos kayo sa paaralan, nakakakuha kayo ng diploma. Ang bautismo ay kagaya nito. Ito'y isang resulta lamang. Wala pong pagpapakahulugan na dapat na magpabautismo ang isang taong hindi paligtas. Upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ang makuhang kapatawaran ng mga kasalanan at ng Espiritu Santo ay kaloob ng Diyos. Kaloob. Hindi natin binayaran ang regalo kapag nakatanggap tayo nito. Kinukuha natin itong libre. Kinukuha natin itong libre bagamat tayo hindi karapat-dapat. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi natin ito nakuha dahil sa ating mga gawa, dahil sa ating mga kinikilos, ito'y kaloob at ipinangako ng Diyos para sa bawat isa. Kapatawaran ng mga kasalanan, kinuha ni Jesus ang kasalanan ng sanlibutan, ipinasan sa kanyang katawan, namatay sa krus at sinabing natupad na. Tinupad niya ang walang hanggang katubusan. Ipinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan. Isaiah 44:22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsaway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambot, manumpalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Kagaya ng ulap ang ating mga kasalanan ang nakaharang sa atin at ang Diyos. Subalit kagaya rin ng ulap at amog na nawawala, gayon ang ginawa ng Diyos. Nakikita nating nawawala ang hamog. Kagaya nito, pinawi ng Diyos ang ating kasalanan. Nangangahulugang ito, binura niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Manumbalik ka sa akin. Ang pagsisisi ay nangangahulugang naunawaan natin na tayo mga makasalanan at nanumbalik sa Diyos. Nangangahulugang itong mananampalataya. Sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinanggal na ng Diyos ang lahat nating kasalanan, kaya nga sinasabi niya, sampalatayanan natin ito. Hindi nangangahulugan ang inyong pagsampalataya ang nagpatawad ng mga kasalanan, kundi sampalatayanan ninyong pinatawad na ng Diyos ang lahat ninyong mga kasalanan. Tinapos ng Diyos ang gawaing pagpapatawad ng mga kasalanan at pagliligtas sa mga tao. Magkatulad po ito, ginawa na ng Diyos. Ayaw ninyo bang paniwalaan? Kagaya ito ng hindi pagtanggap sa regalo na binili at hindi tinanggap. Ang pangakong kapatawaran ng mga kasalanan ay sinakatuparan ng Diyos na nagpatutuo nito sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus na nagsasabing natupad na at ng kanyang muling pagkabuhay. Nang sinampalataya natin ito, ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo. Ayon sa mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay nangangahulugang ipinapangako mo ito tapos hindi mo tinutupad. Sa mga araw na ito, napakamaraming pilotiko ang mga nangangako pero hindi naman nila tinutupad ang kanilang mga ginagawa. Ang tao ay nangangako rin, subalit hindi nila ito tinutupad, sila ay nagsisinungaling. Subalit, ang Diyos ay hindi tao.
Sinasabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinasalita ba niya at hindi niya tutuparin? Siya ang nag-iingat ng lahat niyang pangako. Kung sinasabi niyang, natubos ko na ang inyong kasalanan, kaya nga ito'y natubos na. Ibinibigay niya ang kaligtasan sa mga nananampalataya bilang kaloob. Tayo'y naligtas. Tanggapin natin ang Espiritu bilang kaloob. Ang Espiritu Santo ang tatanggapin natin bilang kaloob. Ito'y alisunsunod sa pangako ng Diyos. Ngayon, ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga taong nakatanggap ng kaligtasan upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito rin ay alinsunod sa pangako. Tayo'y mga Kristiyano at ang pangako'y isinakatuparan sa atin. Sa Juan chapter 6 verse 37, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Hindi itataboy ng Panginoon ang sinumang tunay na lumalapit sa kanya, walang makasalanang palalayasin sa harapan ng Panginoon. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay higit na malaki kaysa ating mga kasalanan. Subalit, ayaw nila itong sampalatayanan, kaya sila'y nabibigo at nalulungkot. Ang pangako'y ginawa mismo sa atin. Siya na sumasampalataya dito kung paanong ipinangako ng Panginoon sa kanya muling pagdating, ipinangako rin ng Diyos na siya'y dadalhin niya sa kanyang kaharian. Nagkausap kami kahapon ng asawa ko at wow, napakabilis lumipas ng isang linggo. Sabado na ngayon tapos Lord's Day na kaagad bukas. Kailangan ko na ulit mangaral bukas. Hindi naman pwedeng bumilis na ang pag-ikot ng mundo. Ramdam ko ang bilis ng oras kaysa noon. Kaya nga, marahil, kaunting sandali na lang ay nasa langit na tayo. Doon sa Hebreo chapter 10 verse 37, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Sinabi niyang malapit na ang pagdating niya. Sa pakiramdam natin, parang ang haba pa. Ngunit sinasabi ng Diyos, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas o gaya ng 1 gabing pagbabantay. Kaya nga, ilang sandali na lang. Kapag nakapasok na tayo sa langit, maituturing na lang natin ang buhay noon sa lupa ay tulad sa 1 gabing panaginip. Katulad sa panorama, ito ay magiging 1 sandali lang na lumipas. Doon, ang mga puso natin ay magiging katulad na sa Diyos. Ang langit ay hindi magkakaroon ng katapusan. Walang hanggan. Kapag nakapasok na tayo sa banal at malwalhating lugar ng Diyos, maunawa nating tunay doon kung paanong ganap na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya na kanyang ibinigay sa atin. Ang pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad sa mga sumasampalataya. Ang kailangan lang nating malamang ay ang siguradong bagay ngayon na mayroong Espiritu Santo sa mga Kristiyanong born again. He abides, hallelujah, He abides with me. Siya ay nananatili sa katawang nakagawa noon ng kasalanan na dating marumi at hamak na katawan. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay nananatili sa akin. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Sa karaniwang pag-iisip lamang natin, imposible itong unawain, ngunit ito ay pangako ng Diyos. Ang kanyang pangako ay natupad kung paanong ito'y kanyang ipinangako. At natanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Ang pangako na ang Ebanghelyo ay maipangaral sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduluduluang bahagi ng lupa ay natupad sa ating mga nakaunawa ng biyaya at sumampalataya. Ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa buong lupa hanggang sa ating bansa na nasa bandang dulo ng silangan sa huling henerasyon. At ating tinanggap ang katubusan ng kasalanan, kaligtasan at natanggap natin ang Espiritu Santo. Ito'y ipinagkaloob ng Diyos. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Alam natin ito. Tama po ba? Ang Espiritu Santo ng Diyos ay nasa atin. Ayon sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ako'y
Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kung ikaw ay naligtas, kung ikaw ay naipanganak na muli, nasa iyong Espiritu ni Kristo. Ang taong naipanganak na muli ay tinatawag na Kristiyano. Hindi lamang tayo naipanganak na muli, kundi tayo rin ay mayroong Espiritu ni Kristo. Ang katagang Kristiyano ay nangangahulugang si Kristo ay naninirahan sa Kanya. Ang mga tao ay ginagamit ito ng patawag doon sa mga taong dumadalo sa church. Sinasabi nila siya ay Kristiyano. Siya ay tunay na Kristiyano. Huwag dapat nating gamitin ang salitang Kristiyano nang walang ingat. Ang tao kung saan si Kristo ay nananahan, ito yung Kristiyano. Kapag mayroong na-born again, huwag natin pong i-announce ito sa lahat ng tao. Sa halip, ay magpasalamat na lamang sa Diyos at magkaroon ng kagalakan patungkol dito. Ngunit, kailangan rin nating obserbahan kung tunay nga silang na-born again. Siyempre, hindi mo naman dapat sabihin na, oo, obserbahan muna kita, ha? Siyempre, masasaktan po sila. Kung sila ay tunay na naipanganak na muli bilang anak ng Diyos, magkakaroon ng paunti-unting pagbabago tulad ng sa anak ng Diyos. Ang aso at leon ay parang magkatulad kapag sila ay mga baby pa. Pero sa paglipas ng taon, ang leon ay leon. Ang ugali nun ay lalabas. Gayun din naman, ang tunay na Kristiyano ay makikita ang tunay na Kristiyano. Doon sa Roma chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ito ay patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay naging anak ng Diyos mula nang ikaw ay maligtas. At ngayon ay may ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos kapag ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo matapos kang maligtas. Doon sa 1 Corinto chapter 6 verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ang Espiritu Santo ay pumasok na mula nang ikaw ay maligtas. Kaya ang lugar kung saan ang Espiritu Santo ay naninirahan ay ang banal na templo. Ang banal na templo. Isinasaalang-alang ng mga Israelita ang templo bilang banal sapagkat doon naninirahan ang Diyos. Ngunit, wala ang Diyos noon sa templo noong panahon ni Jesus. Na sinasabi sa kanila na sulat, ang aking bahay ay magiging bahay dalanginan, subalit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Tingnan ninyo, sa inyo'y iniwan ang inyong bahay. Ngayon, ang templo ng Jerusalem ay hindi na siyang bahay ng Diyos. Sa inyo'y iniwan ang inyong bahay. Gibayin ninyo ang templong ito na at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Ngayon, ang katawan ni Kristo, ang templo, kaya ang Diyos ay nasa kanyang katawan. Kaya nga, sinabi niya, patayin ninyo ako, ngunit sa 3rd araw ay babangon ako muli. Merong Espiritu Santo kay Jesus. Ang Espiritu Santo ay dumating matapos siyang mamatay at muling binuhay. Nasaan na ang templo ngayon? Ang Espiritu Santo ay nasa mga ligtas. Ang Espiritu ni Kristo, ito ay isang templo. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang taong ligtas ay alam niyang naligtas siya, nakatanggap ng kaligtasan at naipanganak na muli. Gayunpaman, hindi niya nalalaman na mayroon siyang Espiritu Santo. Nalalaman niya ito, tapos makakalimutan at muli. Alam niya, tapos makakalimutan. Kaya mukha siyang nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu Santo, ngunit sa katunayan nabubuhay naman sa laman. Huwag mo itong kalimutan kahit maging sa isang sandali. He's always in my heart. Siya ay laging nasa puso ko. Laging nagpapasalamat at magalak. Sa ganitong paraan natin mapaglilingkuran ng Espiritu Santo sa loob natin. Kaya, kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Hindi lamang binili ni Jesus ang Espiritu ito, kundi maging ang inyong katawan. Binili siya ng dugo. Binili niya ito ng napakalagang halaga. Merong Espiritu Santo dito. Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo. Bago ka maligtas, sinasabi mong natanggap mo ang iyong katawan sa pamagitan ng iyong magulang. Tama? Dahil ang magulang mo nagsilang sa'yo at nag-alaga sa'yo. Ngunit ngayon, matapos kang maligtas, natanggap mo na ito mula sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang siyang lumikha sa'yo at siya ang nagligtas sa iyong kaluluwa. Binili rin sa pamagitan ng dugo ni Jesus ang aking katawan o ang ating katawan. Hindi ba ninyo nalalaman ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ito ay binili sa pamagitan ng dugo ni Jesus na natanggap mula sa Diyos. Merong Espiritu Santo, ang Diyos Ama, ang Anak at ang Banal
na Espiritu na Trinity ang nag-aalaga sa katawang ito. Alam mo ba ito? Hindi ba't ito ay napakadakila? Gaano nga kahalaga ang katawang ito? Wala akong pakialam, mamamatay din naman ako ng balang araw, kaya mabubuhay na lamang ako ng walang pag-iingat. Hindi! Kapag ang Panginoon ay dumating na muli, babaguhin niya ang katawang ito sa malwalhating katawan. Bago pa man mangyari yun, ang Panginoon ay nasa atin. Kahit na makalimutan natin siya, hindi siya mawawala. Kaya huwag nating kalimutan kahit sandali lang na ang Espiritu ay nasa atin. Sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Sumasampalataya tayo, naligtas tayo ng Diyos, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, ginawa tayong born again, at nananampalatayan tayo ay mga anak ng Diyos. Sa tanong, hindi ba ninyo nalalaman ang Espiritu Santo ay naninirahan sa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Gaano nga kamangha-mangha presensya ng Espiritu Santo at paano mo ito pakikitunuhan ng ganun-ganun na lamang? Sabihin natin, may tao na nalo ng loto ng 10 bilyon. Siyempre, gagamitin niya yung perang yun sa mga bagay na makamundo at ang buhay niya ay magiging maayos. Ngunit paano kung sakaling hindi niya alam na nanalo pala siya? Hay, walang kwenta. Ang gagawin niya, itatapon niya lang yung ticket. Minsan nga, ipampupunas pa niya sa ilong niya. Hindi niya alam. May higit pa kayang kasamang palad kaysa rito? Ang Panginoon ang bumili ng inyong katawan at Espiritu sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo at ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa mga ganitong mabababa at hamak na katawan. At ngayon, ay nakalimutan ninyo po ba ito? Dapat nating malaman na mayroon tayong Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay hindi iyong kapangyarihang makakalipad na tulad ng iniisip ng ibang tao. Sila ay mayroong ganap na persona. Sa Efeso chapter 4 verse 30, kapag nabibigo tayo sa pagsunod sa Diyos at nakakagawa ng pagkakamali, ang Espiritu Santo ay napipigati at nag-aalala. Ipinananalangin nila tayo ng may kasamang buntong hininga kapag hindi natin alam kung ano nga yung dapat nating ipanalangin. Kaya nga doon sa Santiago chapter 4 verse 5, o iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatang ito na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugo? Kapag ang asawang babae ay nagkakagusto sa ibang lalaki at sinusundan niya ito, okay lang ba ito kapag nalaman ng asawang lalaki yung katotohanan? Talagang magkakagulo. Iniibig tayo ng Panginoon. Higit sa anumang bagay, siya na umibig sa atin na matay, nagpadanak ng dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, at kung iibigin natin ang sanlibutan, hindi ito maganda. Santiago 4:4. Mga mangangulo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kung iniibig natin ang sanlibutan at nagiging madikit tayo dito, ito ay sinasalarawan bilang pangangalo niya. Sinasabi na ang Espiritu Santo ay mapanibughuin. Ayos lang ba ito? Ayos lang ba na ang Espiritu Santo ay manibugho? Ang Espiritu Santo ay isang ganap na persona. Meron na tayong Espiritu Santo. Ngunit maari ba tayong mabuhay ng kung ano ang gusto niya o gusto niyo lamang? Paano kayo nakakapamuhay na sinusunod lamang ang maibigan ninyo? Sa ganitong paraan natin napapabayaan ang Espiritu Santo. Hindi dapat ito mangyari. Ang Espiritu Santo ay ganap na banal na may hustisya, katalinuhan, emosyon at kalooban. Siya ay nasa atin. Brothers and sisters, dapat punin niyo itong tandaan. Ito ang pangako ng Diyos. Iyong katotohanang iniligtas niya tayo, isang napakahalagang bagay. Hindi sinabi ng Panginoon, magkita na lang tayo sa langit. Ngunit, siya ay nasa atin na. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinangakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kaya, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na isinuko ang kanyang sariling katawan para sa akin. Ngayon, habang nabubuhay tayo sa laman, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay ayon sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang katawan dahil iniibig niya tayo. At ibig sabihin, tayo ay nabubuhay ayon sa Panginoon na ipinako ang kanyang katawan at ngayon, siya ay nabubuhay sa atin dahil iniibig niya tayo. Pag-isipan ninyo po ito.
ang anak ng Diyos na ibinigay ang kanyang katawan dahil iniibig niya tayo ay nasa atin. Siya na ngayon ang Panginoon ng ating buhay at ang may-ari ng ating buong buhay. Tayo ay namatay sa krus. At tapos na tayo roon. At hindi na tayo ang nabubuhay pa. Mga brothers at sisters, palagi ninyo pong iisipin ang salitang ito, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi na ako ang nagmamay-ari ng aking buhay. Hindi na tayo yung nagmamay-ari ng ating buhay. Ngayon, tingnan natin sa 1 Pedro chapter 3 verse 15. Dito sinasabi, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Oo, pakabanalin si Kristo na nasa atin ay dapat ang Panginoong Diyos. Dapat nating sabihin ang lahat sa Panginoon. Kaya nga, doon sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sa lahat ng inyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutubid niya ang iyong mga landasin. Dapat tayong magtanong sa Panginoon. Tuwing tayo ay magdidesisyon, yung sa mga mahalagang desisyon, kailangan tatanungin natin ang Diyos. Hindi tayo pipili na kung ano yung mas madali, yung nakaayon sa ating laman. Kung hindi, tatanungin natin siya, Panginoon, ito ba ang iyong kalooban? Ikaw ba'y masisiyahan kung gagawin ko ito? Hindi ko ito gagawin kung hindi mo nais. Ganito tayo dapat. Kung kinamumuhian ito ng Diyos, dapat din natin itong kamuhian. Kung ang Diyos ay nasisiyahan rito, kung gayon, ako rin naman ay masisiyahan. Dapat maging isa ang ating puso kasama ng Diyos. Ngayon, lumakad kayo sa Espiritu. Lumakad sa Espiritu. Ito ay isang utos. Ang Espiritu Santo ay patuloy tayong nililinis at ginagawa tayong matuwid na anak ng Diyos. Bilang mga taong nararapat pumasok doon sa kalwalhatian ng langit. Hinahanda niya tayo bilang asawang babae ni Kristo. Ito yung ginagawa ng Espiritu Santo. Kaya nga, iniingatan niya tayo araw-araw. Araw-araw upang tayo ay makapunta sa langit o hanggang sa tayo ay makapunta sa langit. At matapos nating maligtas, napakarami pang dapat matutunan. Bago tayo naligtas, wala tayong alam tungkol sa mga gawa ng Diyos. Ngunit, pagkatapos nating maligtas, yung Espiritu Santo mismo yung nagtuturo sa atin. Kaya nga, kung titingnan natin, sa Ebanghelyo, ayon kay Juan, chapter 14. Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 14, sa verse 16. Tingnan po natin ito. Juan, chapter 14, verse 16. Juan, chapter 14, verse 16. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ang mga aliw, ang Espiritu Santo, ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay, ang mga bagay na dapat nating malaman matapos tayong maligtas. Ito ay kung ano yung kalooban ng Diyos, ano yung magpapasaya sa Diyos, ano yung dapat gawin ng isang Kristiyano. Napakarami dapat matutunan. Dapat tayong magpatuloy na matuto. Dapat ba tayong mamuhay ng maginhawa matapos maligtas? Yung Chinese character para sa iglesia ay nabuo ng napakahusay. Ibig sabihin nito ay magturo at magtipon. Kung gayon, para kanino tayo nagtitipon at dahil kanino tayo naghahandog?
Ang paghahandog ay ang lahat ng ating ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos hanggang sa makarating sa langit. Maging sa ating bahay, trabaho, church, ito ang banal na handog sa na buhay. Ang pangunahing kahalagahan ng church ay ang magturo at magtipon. Ito ay isang lugar kung saan tayo nagtitipon upang magturo at matuto ng mga salita ng Diyos. Pinapakinggan natin ang sinasabi ng pastor ngayon. Bakit nga ba tayo nakikinig? Namamangha ba kayo sa sermon? O binibigyan nyo ng marka ang sermon kung ito ay mabuti o masama? Hindi. Tayo ay naparito upang matutunan natin yung kalooban ng Diyos at mabuhay ayon sa kanyang salita. Patuloy niya tayong pinapaalalahanan. Mga salitang hindi lamang kinakalimutan matapos mapakinggan. Kaya ang taong kumikilos at makakatanggap ng gantimpala, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Tinuturo niya ang lahat ng bagay na dapat malaman ng isang Kristiyano. Juan 16:13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ibig sabihin, napapatnubayan niya tayo at tuturuan tayong lumakad sa katotohanan. Gayon din ay tinuturuan ang aking mga hakbang na lumakad ayon sa salita ng Panginoon at hindi babaling sa kaliwa ni sa kanan man. Unang Juan 2:27, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay mananatili sa inyo. Ang langis ay ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pananatili sa church, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa ligtas na tao. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuturuan nito at gayon kayo manatili sa Kanya. Ikaw ay manatili sa Kanya. Ang pananatili sa Panginoon ay ibig sabihin manatili sa Kanyang mga turo. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng lahat ng ating kailangan. Tinuturuan niya tayo. Ngunit kung tayo ay nakikinig lamang nang hindi nag-iisip at tinatandaan ito, ang taong iyon ay isinasawalang bahala ang turo ng Espiritu Santo. Ito ay pagsasawalang bahala. Hindi dapat iyon mangyari. Kung hindi, paano nga magkakaroon ng pagpapala ang taong iyon? Maraming pangako ang Diyos kapag tayo ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon para sa ating espiritu at katawan. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Kung hindi natin paniniwalaan ang pangako ng Diyos kung hindi natin paniniwalaan ang pangako ng Diyos na magbibigay ang Diyos sa mga taong masunurin, kung nagsasakripisyo ng maraming bagay para sa mas mabuting pagkain at mas mabuting buhay. Ito ba ay hindi paniniwalaan o hindi kayang maniwala? Dapat tayong maniwala, hindi ba? Naniniwala tayo na iniligtas niya tayo, ngunit hindi tayo naniniwala sa pagsunod. Sa Lukas chapter 6 verse 46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko? Tinatawag natin siyang Panginoon, Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Sa Chinese letter, ibig sabihin ay pinamumunuan ng ulo ang isang tao. Dapat nating sabihin, mabuhay man ako o mamatay, gawin mo ang ayon sa iyong kalooban. Pag-usap, gawin mo ang ayon sa iyong kalooban. Subalit, tinatawag natin siyang Panginoon, Panginoon at sumusuway. Kung gayon, ang salitang Panginoon ay naging kasinungalingan, hindi ba? Hindi dapat ito mangyari. Mabuhay man tayo o mamatay, kung kalooban ng Diyos na mabuhay, mabubuhay. At kung kamatayan ang kanyang kalooban, tatanggapin ko ang pagdurusa at ang pagsasakripisyo kung ito ang iyong kalooban. Panginoon, ng buhay na nagligtas sa akin, ito ang utos ng hari. Sino ka para isipin na mamuhay habang sinusuway ang kanyang mga salita? Ngayon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng lahat.
Kung titignan natin sa 1 Corinto chapter 2 verse 10, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay maging ang malalim na mga bagay ng Diyos. Hindi nalalaman ng isipan ng tao kung malalim na pag-iisip ng Diyos. O hindi niya ito nalalaman, yung malalim na pag-iisip ng Diyos. Pero, sapagkat sinong tao nakakaalam ng isipan ng isang tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi alam ng tao ang sitwasyong kinakaharap ng mga hayop. Kahit ang mga hayop na naninirahan malapit sa mga tao, gusto nila ang isa't isa. Ngunit naunawaan ba ng aso ang sitwasyon ng kanyang amo na hindi makatulog dahil sa naluging negosyo? Siya ay dapat na maging isang tao upang maunawaan ang sitwasyon ng isang tao. Hindi naunawaan ng mga tao ang Diyos. Tanging ang Espiritu ng Diyos lamang ang nakakaalam ng sitwasyong kinakaharap ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaunawa sa atin ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Hindi ba kamangha-mangha ito? Ngunit kung paanong higit natin siyang sinusunod ay higit din siyang ipinahihintulot na maunawaan natin ito. Kung tayo ay kanyang tinuturuan ngunit hindi tayo sumusunod, hihinto siya sa pagtuturo. Gawin mo na lang lahat ng nais mo. Subukan mo lahat ng nais mo. May mga bagay na nais tayong gawin kahit hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Kung tayo ay susunod sa mga bagay na kaya nating sundin ng paisa-isa, kung gayon, ituturo niya sa atin ang kasunod. Kung tayo ay susunod sa isa, kung gayon, siya ay magpapatuloy ng higit at higit pa. Dapat ganito ang inyong gawin. Kaya, ang mahalagang gawain ng Espiritu Santo ay ang susunod na verse dun sa Efeso chapter 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos at nagtuturo sa atin kung paano gawin. At kasabay nito ay dapat magkaisa tayo. Bago tayo maligtas, kahit ang dalawa ay maaring maging isa. Kahit magsama sila sa isang bahay, yung mag-asawang lalaki at babae, meron silang magkaibang kaisipan. Kaya kapag sila ay nagkakaproblema, naghihiwalay sila agad. Kung gayon, ito ay masama. Tayo ay dapat magkaisa sa Panginoon. Siya nga pala, paano nga ba nagiging isa ang mga ligtas na tao? Kung papaanong ang lahat ng tao ay may magkakaibang mukha, ay meron din tayong magkakaibang pag-iisip at naisa na bagay. Ngunit kung tayo ay lalakad sa ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Espiritu Santo ang magbubuklod sa atin na nagkakaisa. Ang komunidad na ito ay ang church na siyang katawan ni Kristo. Tumindig at magsalita. Ito ay utos ng aking ulo na gawin. Pinananatiling matatag ang mga hita, pinalalakas ang tiyan, at ang lahat ng bahagi ng aking katawan na sinusunod yung kalooban ng ulo. Ang ulo ng church ay ang Panginoon. Tayo yung katawan ng Panginoon gaya dun sa 1 Corinto chapter 12 verse 13, sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ano ang pag-inom sa Espiritu Santo? Gaya ng kung paano tayo nabubuhay dahil sa pag-inom ng tubig at paghinga ng hangin? Tayo ay nabubuhay sa pag-inom ng salita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. 1 Corinto chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Tayo ay katawan ni Kristo sa pamagitan ng lahat ng mga bahagi, bawat isa ay nagiging kamay, paa at mga laman na nasa loob ng ating katawan na hindi natin nakikita. Ako ay maaring maging daliri, paa o anumang parte ng katawan. Hindi ba kayo namamangha? Dapat tayong manatili sa katawan ni Kristo na palaging nasa church.
At kung paanong sumusunod ang katawang ito sa gabay ng Espiritu Santo, ay gayon din tayo nabubuhay na kasama ng Panginoon na nabubuhay para sa Kanya ayon sa Espiritu Santo. Nabubuhay ayon sa Espiritu Santo na hindi nabubuhay ayon sa sariling pag-iisip. Ang naipanganak ng muli ay iisa ang Diyos Ama. Mga brothers at sisters, na mayroong isang pananampalataya at pag-asa, tayo na pupunta at maninirahan sa langit na magkakasama ay dapat magkaroon ng iisang pag-iisip. Sa Filipos chapter 2 verse 2 ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Ang iglesia ng Filipos ay mayroong tapat na mga kapatid, ngunit may mga tao na hindi nakikiisa at ang kanilang puso ay nahiwalay dahil mayroong dalawang sisters na naging medyo mapagmataas. Kaya, bakit ninyo ito ginagawa? Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding mga pag-iisip. Magtaglay ng gayon ding pag-iisip na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Ang pagkakaiba ng pag-iisip ay hindi problema. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa isang espiritu, isang salita, kung gayon, ano ang magiging problema? Ang layunin ng ating buhay ay hindi ang pansarili nating kaligayahan at kasiyahan. Ngayon, tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain ni Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Gatito nga, espesyal na bagay ba ito? Si Apostol Pablo lamang ba ang gumawa nito? Tayo rin dapat mabuhay ng ganito. Ito ang ating dapat inaasahang pag-asa. Hindi kung paano mabuhay para sa ating kasiyahan at ating kalooban, kundi kung paano mabibigyang lugod ang Panginoon ayon sa kalooban ng Panginoon. Filipos 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ang banal na Espiritu na gumagawa sa inyo ang gumagawa sa pagnanais at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ipinapaalam ng Espiritu Santo ang kalooban ng Diyos. Nagbibigay ng taimtim na pag-asa, kapangyarihan, at tulong upang ating magawa ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapaalam, nagpapayo, nag-aaliw at tumutulong. At Siya ang nagtuturo sa atin ng daan na dapat nating tahakin. Tayo ay gumawa ayon sa Kanyang kalooban. Hindi nararapat na hindi natin naisin ang Kanyang kalooban na gusto niyang ibigay sa atin. At sa mga Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Katulad sa talatang ito, ngayon ang mga taong naligtas ay nagiging isa at ano ang dapat nating gawin? Dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo mula Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dahil ang mga naligtas na Kristiyano ay nagsumikap para sa Ebanghelyo ayon sa kalooban ng Panginoon na siyang ulo ng Ebanghelyo upang tayo ay maligtas. At ngayon, para sa mga taong hindi paligtas ay dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo ng may isang pag-iisip at dapat nating tuparin ang kasaysayan kung saan ang maraming tao ay maliligtas. Kaya nga, doon sa 1 Pedro chapter 1 verse 12, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo. Sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Sa tulong ng Espiritu Santo na nagmula sa langit, ang Ebanghelyo ay naipangaral hanggang ngayon ng mga nangangaral ng Ebanghelyo, dapat nating tuparin ang kasaysayan. Sa mga Gawa, chapter 8, verse 29, si Felipe ay isang diakono. Hindi siya apostol at
Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Pilipe, tumindig ka at pumunta patungo sa timog sa daan pababa mula sa Jerusalem patungo sa Gaza. Ito'y isang ilang na daan. Doon ay nakatagpo niya ang isang lalaki mula sa Ethiopia, isang eunuko na tagapamahala ni Candace na reyna ng mga taga-Ethiopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Ang eunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Sa gawa 8:29, lumapit ka at makisabay ka o makisakay ka sa karuahing ito. Sa mga tunay na naghahanap ng katotohanan, ang Diyos ay nag-aakay ng mga ngaral ng Ebanghelyo. Jeremias 29:13, hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Paano makakatagpo ng tao na naghahanap ng katotohanan ng tao ng kanyang buong puso? Ang makatagpo ang tao na naunang naligtas ay ang makatagpo ang Diyos. Dapat nating makatagpo yung taong dapat na maligtas at ihayag ang mga salitang na makakapagligtas. Ating nakatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Mayroong isang tao, naghahanap siya ng isang tao na naghahanap ng katotohanan ng kanyang buong puso. Kaya naman, ang Diyos ang gagawa ng paraan o gagawa upang mahanap niya yung taong naghahanap ng katotohanan. Kung meron tayong puso na maipangaral ang Ebanghelyo, tayo ay makakatagpo nung tao na nagnanais ng tunay na maligtas. Napakahirap mag-evangelize dahil sa coronavirus, ngunit nakakamanghang bagay ito na nangyayari sa buong mundo, sa Pilipinas, sa Mongolia, at ang bilang ng mga taong naliligtas ay patuloy na nadaragdagan. Bakit? Mas mahirap ang kapaligiran, mas dukha ang puso ng mga tao, at sila ay nagnanais na mahanap ang Diyos. Kaya kung ang mga naunang naligtas ay tutulungan sila, makakatagpo nila ang Diyos at maliligtas. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sila ay naghahanap sa Diyos at ang banal na Espiritu ay tutulong upang kanilang makatagpo ang Diyos. Mayroong mga taong naghahanap sa Diyos at may mga taong nagnanais ipangaral ang Ebanghelyo. Ang Diyos ang gagawa upang sila'y magkatagpo. Kung wala silang puso na naghahanap sa Diyos, walang kabuluhan na ipangaral sa kanilang Ebanghelyo. Doon sa Galatia chapter 5 verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sa verse 17, sinabi, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Pagkatapos mong maligtas, sa iyo ay may nagsimulang matinding paglalaban. Anong paglalaban ito? Ang banal na Espiritu ay nasa taong ligtas. At sa loob niya ay meron din naman pagkatao na hindi pa nababago. Ang mga ito ay naglalaban sa iyong isip. Pagkatapos na maligtas, ang isang tao ay merong matinding spiritual na digmaan sa kanyang puso. Kaya nga doon sa Roma chapter 7 verse 22 hanggang 23, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Gaano nga kaganda ito kung ang luma nating pagkatao ay tuluyan ng mawawala pagkatapos nating maligtas. Subalit ang dating pagkatao ay nananatili sa puso ng taong naligtas. Ang banal na Espiritu sa taong naligtas ay nagnanais na sumunod sa salita ng Diyos. Gayunpaman, ang dating katangian ng pagkamuhi ay nananatili sa puso ng isang taong ligtas. Ang kaibuturang pagkatao ay nagnanais na gawin ang nakakalugod sa Diyos. Subalit, ang lumang pagkatao ay nagnanais na buhay ng ayon sa pagnanasa ng laman. Kaya't ang dalawang puso ay naglalaban sa isa't isa. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sa Efeso 3:16, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ang ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Minsan, ang masamang mikrobyo ay nakakapasok sa ating katawan at meron tayong white blood cells sa ating katawan upang labanan ng mga mikrobyo. Kapag ang katawan ay malusog, ang mikrobyo ay pumapasok at inilalabas.
kahit na hindi natin ito alam, ang masasamang mikrobyo ay pumapasok at lumalabas sa ating katawan ng paulit-ulit. Subalit, kapag ang masamang mikrobyo ay pumasok at ang iyong katawan ay mahina at ang iyong katawan ay nagkakasakit, ito yung mangyayari. Inuukupahan niya ang katawan, ginagawa niya itong may sakit, at sa mas malalang kaso ay pinapatay ang katawan o ang buhay. Pagkatapos mong maligtas, mayroong kang banal na espiritu at ang iyong hindi pa nababagong karakter sa iyong puso. Sila ay mabagsik na naglalaban, kaya't ano ang inyong ginagawa? Naalala ko, mayroong isang kwento na isinulat ng isang diakono. Ang isang tao ay nakatanggap ng dalawang tupa bilang isang regalo, ang isa ay puti, ang isa ay itim. Ngunit may isang taong nakakita ng tupa at sabi, napakaganda, pwede mo silang gamitin para kumita ka ng pera. Paano? Palakihin mo yung tuta ng maayos at gawin mo itong panlaban na aso at dalhin mo ito sa palengke at paglabanin mo sila. At yung mga tao ay nagpustahan. Yung iba, pumusta dun sa puti, yung iba naman ay sa itim. Minsan, yung puting aso ay nananalo at minsan naman, yung itim na aso ang nananalo. Ang mga tumaya ay hindi nalalaman kung sino ang mananalo, ngunit ang may-ari ng aso ang nakakaalam. Bakit? Sa dalawang aso, ang isa ay papakaining mabuti at ang isa ay magugutom. Ang gutom na aso ay walang lakas. Paano ito mananalo sa laban? Ang pagnanasa ng laman ay ang tignan, pakinggan at gawin ang iyong kagustuhan at ang iyong espiritu ay nagugutom. Kung hindi ka nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, ang iyong espiritu ay nagiging malnourished. Ito ay walang lakas. Kaya paano mo mapipigilan ang pagnanasa ng iyong laman? Paano? Upang sa inyo ay ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Kung ang panloob na pagkatao ay malakas, ay mapagtatagumpayan niya ang pagnanasa ng katawan. Dapat nating disiplinahin ang ating sarili at dalhin ito sa pagpapasakop. Kaya nga doon sa Roma 8:12, kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo hindi sa laman upang mamuhay tayo ayon sa laman. Sapagkat kung namumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Ang taong nagpahiram ng pera ay laging maniningil, bayaran mo ang utang mo. Tayo ay may mga utang. Paano? Ang ating katawan ay maraming pangangailangan. Mayroong napakaraming pangangailangan tulad ng masasarap na pagkain, tulad ng masarap na mga bagay na gusto mong makita, bagay na gusto mong marinig, at mga bagay na gusto mong gawin. Kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Ano ang espiritu? Ang espiritu ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na gawin ang nakakalugod sa Diyos. Sapagkat kung namumuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Ano ang ibig sabihin nito? Kung siya ay patuloy na nabubuhay sa laman, ang kanyang buhay ay patay sa paningin ng Diyos. Subalit, ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay, kahit na siya ay buhay, siya ay gaya ng patay na tao. Hindi dapat tayo mabuhay ng ganito. Subalit, kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Dapat nating mapagtagumpayan ang laman at manalo. Sinabi ni Pablo, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang laman ay laban sa kaluluwa. Kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sa Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maari. Ang makalaman ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang laman ay laban sa Espiritu Santo. O mga anak ni Israel, huwag kayong lumaban sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay. Ang pag-iisip ng laman ay hindi papasakop sa Diyos. Hindi nito gusto na sumunod sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay nakikinig ng salita, iniisip natin dapat tayong mabuhay ayon sa salita. Dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos nito, hindi magtatagal
pupunta na ako sa langit. Lahat ng mga kasalanan ko ay napatawad. Napatawad na magpakailanman. Subalit, kailangan ko ba talagang mabuhay para sa kalooban ng Diyos palagi? Marami pa akong gagawin. Ano? Bakit siya nagpapalusot? Bagamat hindi siya nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ay sinisikap niyang aliwin ang sarili at nagdadahilan. Bakit nga ba maraming dahilan kung bakit hindi tayo makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Bakit marami kayong dahilan kung bakit hindi kayo makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari. Ayaw nitong gawin ang ating laman. Kaya dapat tayong himukin ng banal na Espiritu, dapat tayong sanayin ng paulit-ulit. Dapat nating turuan ang ating laman na sumunod ng paulit-ulit. Dapat nating patayin ang ating laman. Kaya at ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. Ang mahalaga ay kung nakakapagbigay lugod ba tayo sa Diyos o hindi. Tayo ang mga taong katatagpuin ng Panginoon na muling darating sa lalong madaling panahon. Ang Panginoon na nagligtas sa akin. Ang Panginoon na namatay para sa akin. Ang Panginoon na aking buhay. Mula nang tayo ay maligtas, ang Panginoon ay sumaatin na magpakailanman. At mahayag kung pinaglingkuran ba natin ng maayos ang Panginoon at nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa gayon ay malulugod ang Panginoon o hindi. Hindi na dapat tayo mabuhay ayon sa walang kabuluhang mga bagay at walang kabuluhang pagnanasa ng laman, sapagkat hindi tayo kabilang sa mundong ito bagamat nabubuhay tayo sa mundo. Mga kapatid, alam niyo po yung law of gravity? Law of gravity is power. Kung hahawakan natin ito, kung hawakan natin ito, hindi ito mauhulog, di ba? Kung hawak natin ito. Subalit, ang ibon na may buhay ay magagawang labanan ng gravity at makakalipad sa himpapawid. Kaya nga sa Isaiah chapter 40 verse 31, sinasabi doon, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Magagawang mapagtagumpayan ng buhay ang gravity at pailan lang. Gayunman, kung mamamatay ito dahil sa bala ng baril, babagsak din agad ito. Mayroong kautosan ng espiritu ng buhay na nasa Panginoon. Doon sa Roma chapter 8 verse 2, sapagkat ang kautosan ng espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang kapangyarihan, ang kautosan ng kasalanan ay kamatayan. Ang kautosan ito ng kasalanan at kamatayan ay ang pagnanasa ng laman. Gayunman, pinalaya na tayo ni Jesus. Kaya ngayon, meron na tayong higit na buhay at kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya wala na tayo o mas higit ito kaysa sa pagnanasa ng laman sa atin. Kailangan nating malaman na mayroong kautusan ng kasalanan at kautusan ng kamatayan sa ating laman na pinamumunuan ni Satanas. Dapat malaman ng mga ligtas na maaari din silang gamitin ni Satanas, kaya hindi niya dapat tayo magamit, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, upang ang makatuwirang itinakda nang kautosan ay matupad sa atin at hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, ang hinirang ng kautosan ng pag-ibig. Dahil tumanggap tayo ng pag-ibig, kaya inibig natin ang Diyos.
gayon din ang mga kapatid. At iniibig din natin ang Panginoon, kaya hindi natin iniibig ang sanlibutan at magagawa nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, lumakad ayon sa Espiritu. Lumakad tayo ayon sa Espiritu. Galatia 5:24, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Silang mga namatay ng ipako sa krus ay nangangahulugan na pinatawad na ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus at tayo din ay namatay na kasama ni Jesus sa krus. Dapat natin itong malaman. Ako man ay namatay na kasama ng Panginoon. Ako ay patay na nang si Jesus ay ipinako sa krus. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, bumaba ka sa krus at maniniwala kami sa iyo. Kung bababa ka riyan, saka kami maniniwala. Sinabi ni Jesus, hindi ako kailanman bababa. Ang Diyos ang nagpako sa akin sa krus, ang Ama ang gumawa nito, kaya paano ako bababa? Natupad na. Ginawa niya ang lahat sa krus. Kaya nga, hindi magagawang agawin ni Satanas ang kaligtasan ng taong ligtas sa Diyos. Gayon man, magagawa niyang sabihin, uy, huwag kang masyadong magpakatino. Huwag kang mabuhay na parang taong hangal na walang anumang magagawa. Napakaikli lang ng buhay, kaya mabuhay ka ayon sa gusto mo. Bumaba ka. Ibig sabihin, gusto niyang bumaba tayo mula sa krus. Sa ganitong pagkakataon, dapat ganito ang isagot natin, hindi, hindi ako kailanman bababa. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na nakasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Manalangin na po tayo. Mabagin namin amang Diyos, lumayo po kami sa Diyos at nabuhay sa kasalanan. Kami ay mga kaaway dahil sa aming masasamang gawa. Subalit iniligtas mo po kami ng walang anumang bayad at binigyan ng kapayapaan kasama ang Diyos at ginawa kaming mga anak ng Diyos. Sa gayon ay hindi na kami mapapahamak hanggang sa makapasok kami sa langit. Sinasamahan mo po kami lagi at ikaw ay nasa amin na tumutulong at pumoprotekta sa amin. Kaya labis po ang aming pagpapasalamat, Panginoon. Panginoon, kami po ay mahihina pa rin, kaya hindi namin magawa ang kalooban ng Panginoon sa maraming pagkakataon. Panginoon, pakiusap, pamunuhan nawa ng Espiritu Santo ang aming puso, gayon din ang aming buhay upang ang aming mga puso ay huwag maagaw na mga walang kabuluhang bagay ng mundong ito. At patnubayan mo po kami na huwag mabuhay ayon sa kalooban ng aming laman at tulungan kami na higit na asamin ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Tulungan mo rin po kami na mabuhay ng walang anumang ikahihiya sa harap ng Panginoon. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.